Okay, ito yung ating third segment. Ngayon, itong code na ito yung nasa second segment natin. Ngayon, sa third segment natin, ang gagawin natin ay update. Okay? So, meron din ako mga changes na gagawin pa dito. So, bali dalawang form yung kailangan natin. So, pag gumawa ako ng form, hindi natin ma-access to kasi ito ay private lang dito sa form 1. So, ang gagawin ko muna ay gumawa muna ako ng reusable class para paulit-ulit natin magamit ito kahit saang form tayo pumunta. Ayun, paano ko gagawin yun? Una, right-click lang kayo dito sa ating solution sa may DBMS. Dito yung pangalan ng aking ginawa. And then, mag-add tayo ng class. Yan. Class, pangalan ng class natin ay controller. Control na lang. Yan. Para madali. Add. Yan. So, ito na siya. Ngayon ay bali, kailangan natin to. Yan. Paano natin gagawin yun? Una, copy ko na muna ito. Yan. Then, paste ko dito. So, marami siyang magiging error. Bakit? Kasi, wala, hindi natin i-declare yung mga kailangan yung DLL, dynamic library. So, para magawa natin yun, punta lang dito sa using using system data oladb. Ayan. Okay, so wala na siyang mali din eh. Next ay ito ang may problema, data table. So kailangan din natin yung database, yung DLL niya. Using system data. Yan. So, hindi na siya maingay. Okay? Ngayon, dahil private siya, kailangan ay maging public. Yan. So, accessible na siya sa lahat ng forms na gagamitin natin. Yan. Ngayon, paano gamitin? Paano natin ito i-declare? Paano, halimbawa, like, for example, alisin ko na ito kasi meron na tayo nun. Ayan. So, magkakaroon ng problema yung mga involved na command. Ayan. Para ma-solve yan, mag-declare tayo ng variable. So, dahil may class na tayo. So, ito yung class natin. Declare natin siya. Control. Ayan. Ayan na siya, yung ating class. S na lang. Equals to new. Yan. So, lagyan lang natin to ng variable name na s. Oops. Ito lang isa. S. So, mapapansin nyo, hindi na siya nag-e-error. Kasi naka-public ito, so accessible siya sa lahat ng forms, ng classes na involved na sa paggagamitan natin ito. So, hindi natin kailangan na paulit-ulit na gumawa pa ng isa pang ganito sa bawat form. So, napaka-convenient nito. Dinin na lang siya. Ito. Okay? Next ay testingin natin kung ganun pa rin ba. Kung ma-display pa rin ba niya yung mga data. Run start. Yan. So, as you can see, nandito pa rin. Hindi naman nagbago yung ating ano, output. Yan. Ngayon, kailangan natin dagdagan ito ng button. So, hindi tayo dito mag-i-edit sa ibang form. Ngayon, paano yun?
maglagay muna tayo ng mga kailangan natin. Isa pang button. Sige, button. Right-click nyo lang dito sa form, loob. And itong button na ito, papangalanan ko siya. Ibaguhin ko yung text niya na refresh. Kasi, refresh. Kasi pag na-update na natin yung data sa database, kailangan i-refresh natin yung laman nito. Hindi siya mananatiling yung dati pa rin, yung hindi pa na-edit. Baguhin ko lang din yung pangalan ng button na to, BTN Refresh. So, good practice din to yung after ng suffix, capital yung unang letter niya para tawag doon na yan, camel case. Then, kailangan natin ng button para sa, copy ko lang to, Control C, then Control P. Yan. Lagay ko lang dito. Baguhin ko na rin yun. Name niya. In text. Ito yung text niya. Gawin kong edit. Yan. Then, sa button name, BTN edit. Okay. Ngayon, kailangan natin lagyan ng function itong si refresh. Yung gagawin niya lang naman, i-display yung laman ni database natin. So, double click. Okay, ito na yun. Ngayon, kailangan natin yung function na print data. Yun lang naman ang gagawin niya. Copy ko lang to. Then, Control B, victory. Paste yun. Yan. So, pag nirun ko ito, so, pag clinic ko ito, hindi nyo lang nakikita yung changes, pero ang ginagawa niya lang ay dinidisplay kung ano may, kung may update ba, kung may nabago ba dun sa database. Pag clinic nyo yan, mabago din yung laman ito kung may nagbago man dun sa loob ng database. So, as sa ngayon, wala pa naman, at hindi kasi wala pa naman tayong ina-update na data. So, gawa tayo ng takay dito sa Solution Explorer, ito sa gilid, Solution Explorer, then mag-add tayo ng form, Windows form to. Okay, ulitin ko, nakaklik ako dito sa DBMS, dito sa ating project, and then add Windows form. Okay, ngayon pangalanan natin itong edit form. Yan, camel case na lang, edit form. Yan, okay, click nyo lang yung add. So ito na, ito na yung ating update. So kailangan meron tayong specific na i-update, kasi pag wala tayong tinutukoy na i-update, for example, wala akong dinefine sino ba yung i-update ko sa database. So, may purpose talaga yung, kaya hinayaan ko na lang yung default niya na meron siyang ID number na auto number, para ito yung gagawin nating reference na i-update. For example, sinelect ko yung ID 1. So, si ID 1 ay yung prog na ma-update natin. Meron tayong identifier kung sino yung i-update natin. So, paano natin gagawin yun? Kailangan kunin natin lahat ng ID. So, saan natin ilalagay yung ID? Lagay ko yung ID sa combo box na lang. Yan, tapos, click. Oops. Yan, dito siya. So, ito yung ating mga ID. Okay, lagyan ko na lang din ng label. Double click ko na lang. Hindi ko kasi ita dun. Yan. So, ito yung label natin. Baltan ko siya ng name sa properties.
ID. Okay. So, ito, itong combo box na to, pangalanan natin, punta tayo ng properties. Then, saan si name? Okay, design, yun. So, dahil combo box siya at hindi siya text box. Combo box, suffix na lang niya ay CB. CB ID. Yan. Okay. So, may name na siya. And then, kailangan natin ng mga fields. So, nandito yung fields natin sa form 1. Copy ko na lang to. Ayan, copy. Then, punta ako sa edit form. Ayan, paste. Ayan. So, hindi ko na kailangan ulitin na pumunta pa sa toolbox para ilagay isa-isa ito. Gagawin na lang niya ay ayan, pati name na bago na rin. Yun na rin. Ayan, oh, txtf name. Okay lang yun. So, kasi ibang form naman to eh. Next ay kailangan natin ng button. Double click ko lang itong button. So, nandun na siya. Ayan. Palakihin ko na lang to. Ayan. Gusto kong pangalanan to ng update. So, punta ako ng properties. Nakaselect kay button 1. BTN update. Ayan. Then, yung text niya. Text niya ay update. Ayan. So, okay na. Meron na tayong field. Ngayon, may pangalan na rin siya. Kailangan na lang natin ay, syempre, hindi naman natin lalagyan to ng ID. Na, limbawa, for example, manually lalagyan natin to. Lalagay ako ng 1, 2, 3. Hindi. Kailangan yung record mismo sa database ang mapapalagay dito. So, paano yun? Gawin ko lang view code. Right click tayo dito sa form or F7 sa inyong keyboard. And then, yung ating class na ginawa. Control. Control S is equals to new. Yan. So, magagamit na natin itong function na ito. Kailangan natin ng so pag nagload to, for example, i-click ko na si edit, so magdi-display si form. Once na nag-display si form, ipiprint niya yung data dun sa combo box. Okay, so gawa lang ako ng method void print id, so ipiprint niya lahat ng id. Okay, or better naming is retrieve ID. Retrieve ID. Para maano, kasi pag print, parang display. Ito yung retrieve natin, lalagay natin dun sa combo box. So, paano yan? S.command. Gawin ko na lang shortcut. For each data row. R. S command that rows, yan, then select all from TBL sample, yan. So mag ilulup natin yung mga data, then once na nalup na natin yun, ilagay natin kay ano, inject natin dun sa combo box dito. Yan, lagay natin dyan. So, dahil ang pangalan niya is CB ID. Para sure tayo, i-clear muna natin, baka may laman yun eh. So, CB ID dot items dot clear. Yan. Clear muna natin. Okay. Once na na-clear na natin yung ano, kung may laman man siya, lagyan natin siya ng value. So, CB items dot add. Ano yung i-add natin? So, data row R
Okay, bracket. Then yung field ID. Okay. So, ayan na, may check natin kung may laman na yun. Then, first ay ano muna natin. Lagyan muna natin ng code itong edit. Kasi pag click ko yan, wala pa naman yung code. Hindi mag-show itong form na edit form. Double click lang yung edit. So, kailangan nating palabasin si edit form. Edit form. Edit is equals to new. Yan. Then, edit that show dialog. Try natin. So, dahil may code natin ito at may code natin yung ating edit dito sa form 1. Check natin kung magre-refill nga. Wait. Nalimutan natin ilagay ito sa startup. Yan. And check natin kung success ba yung paglalagay natin ng data. Start. So, edit. Oh, yun. Number, si number 3 lang ang meron tayo. So, check natin kung bakit. Punta tayo sa database. So, ang retrieve niya, yung retrieve niya lang ay yung itong last na to. Hindi kailangan mapalagay din to eh. So, bakit? Ang problema kasi, every time na naglulup ito, kini-clear niya na din eh. So, para ma-solve natin yan, alisin natin yung clear sa loob ng for each. Yan, lagay natin sa labas. So, just in case merong laman yun, kiklear niya, then ilulup niya, ilulup nito, then ilalagay niya na lahat. Okay? Then start. Check ulit natin. Edit. Nakikita niyo meron na siyang mga ID. Yan. So okay na yan. Nakikita na natin yung ID dun sa combo box na to. Ngayon, gawin natin. Kailangan natin ng event. Every time na mag-select tayo dito ng ID na which is nasa database naman, kailangan ipi-fill up nung ay ano, nung ID niyon yung information niya dito. For example, sinelect ko si number 1. Nung sinelect ko siya, yung number 1 sa database, ilalagay natin dito yung data niya. For example, pakita ko ha. Ito yung database. Ayan, ito yung database. So, sinelect natin si 1. Nung sinelect natin si 1 sa combo box, ipipil niya itong datang ito. Itong first name, middle name, program, last name. Dito sa ating mga combo box. Then, once na nandun na siya, pwede na nating i-update. Once na-clinic natin yung update or may ginawa tayong, dahil may ginawa tayong changes dito, mag-update yung nasa database natin. Okay, close ko na to. Hanapin natin yung event. Select natin ito si combo box. Punta tayo sa properties at makikita nyo itong kidlat dito, events. Okay, click nyo lang yan. And then, hanapin natin yung ano, yung index change. Select value change. Mas maganda yung index change. Index. And select index change dito siya sa taas sa behavior category. So gawin niyo lang select index change, double click niyo lang dito. Yan, okay, nag-create siya ng event. So every time na, for example, i-display ako ng message, every time na mag-select, aralan ko ulit ito. Yan, edit. Yan. Every time na mag-select ako, sinelect ko ito. Example, sinelect ko. Magpa-pop up itong message na ito, na test. Okay? So, yun lang siya. Ngayon, hindi naman yun ang purpose natin, kaya nalagyan ko ng
message box doon. Purpose nun, pag nag-select tayo doon ng ID, ay i-retrieve yung mga data fields niya doon sa ating mga text field. Okay, paano natin gagawin yun? S for each na lang din, for each and double tab data row R. So dahil ito lang din naman yung gagamitin natin, kakopy ko na lang to, then paste ko dito, then may konti lang akong changes na gagawin. Select all from TBL sample where ID is equals to yan plus plus concatenate natin yan CB ID CB.text yan. Yun nasa text nito. Then try natin ilagay na doon sa field. Dahil naka for each na siya, naka loop na. Lagay natin yung txt fname dot text is equals to r. Then fname. So, dahil string ito, kailangan string din. To string. Yan. Para hindi na masyadong mahirap na itatype natin isa-isa. Copy and paste ko na lang. Okay. txtmn. Ganun din dito. txtlname. Baguhin ko na lang ito. mn at saka lname. Yan. Testingin natin. Start, edit. So i-select ako yan, papansin nyo si number 2 ay ming prog ming. Ayan. Then select ko naman, zoom ko na to ha, sinelect ko yung 1 yan, programming ming prog. Then select ko yung ID number 3 yan. So nag-retrieve na siya. Okay. Next na gagawin natin ay i-update na natin. Gawa na tayo ng update. So, gawa ako dito ng method na pag-update. Update data. Yan. Gagawin naman niya ay i-update yung data dun sa ating, once na i-click natin yung update button, yung BTN update. Okay, s dot command. Ito ang update command sa SQL. Update TBL sample set fname is equals to so dahil ano siya, string siya, kailangan may single quote. Tandaan nyo, papansin nyo itong ID, wala siyang single quote dito kasi hindi naman siya string eh, number siya. So yan, concatenate itong pang, itong plus ay pang concatenate yan. Then string fname txt fname f.text. So gawin ko na lang dun sa iba. Okay, plus. Yan, dito. Oops, natanggal yung string dun. Yan, okay. Kakopy ko na lang to. Copy. Paste. Yan, sa pa. Paste. So ito ay may fname na dito, kasunod nyo na yung middle name, MN. Baguhin ko na rin to, middle name.
Ito naman ay L name. Yan, last name. Pagawin ko na rin tong L name. Yan. So, masyado siyang mahaba. Then, where clause. Where ID is equals to, so kailangan na isa pang yan, concatenation cb id dot text, yan, i-update niya. So once na-update na niya sa command na to, magano mag-show ng message na data is updated. Okay. Updated. Yan. And then clear na rin natin yung data. TXT upname.txt is equals to null. Copy and paste dahil tamad tayo. Paste. MN at saka L name. So ayan. Ngayon, para magkaroon ng magamit natin ito, ilagay natin ito sa update button. Ayan. So tinawag ko yung name na update data, then end. Ngayon, try natin. Subukan na natin itong update. So, start. Zoom natin to. Ayan. So, ito yung ating i-update. Try nating i-update si number 2. Gawin natin, lagyan natin ng S itong prog. Okay? Edit. So, ito yung ating pang-edit. Try natin yung number 2. Lagyan natin ng S. Say, update. Ayan. Updated. Okay? Nag-clear. Close natin to. Refresh. So, nakikita nyo, nag-update na siya. Ayan. Ngayon, confirm natin kung nag-update din ba siya sa database natin. Kasi, baka isipin nyo, naloloko ko kayo eh. Punta tayo sa open containing folder. Bin debug. Ito yung database. Check natin. TBL sample. Zoom. Ayan. See, nagbago. Di ba, frog lang siya. Nagkaroon ng S. Yan. At yan ang pag-update sa database. Yan. Sa control. Close ko na to. Okay. So, try ulit natin ng mga ilang beses. Try kong mag-update ulit. Update. Yung update natin sa number 3. And Sasuke update. And updated. Hindi pa nag-update dito kasi di natin nire-refresh. So, refresh natin. Oh, Sasuke na. Yan. Anyway, like and share nyo yung video. Tsaka yung page. Yung programming. Kung gusto niyo yung code, PM lang. PM. PM nyo dun sa page. Yan o. Diba? I-clear lang ng code natin o. Hindi natin kailangan magpakapagod. Yan.